mga nagtatanong sa panahon ngayon? Sino ba o ano itong grupong Asha'ira o Ash'ariya? Marahil itinatanong ng ilan o karamihan. Lumitaw itong grupong ito at nagpapalaganap sila. May mga kilalang duats kahit sa social media, mga ustad nila o mga ulama nila. Kilalanin natin itong grupo na ito. Sa ngayon, nagpaparami sila dito sa Pilipinas. At pinapalaganap nila itong mga katuruan nila. Doktrina, mga gawain, labag, wala sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino ba o ano nga ba itong Asha'ira o Ash'ariya o Ash'ari na ang plural form niya ay Asha'ira? Ano ang kanilang mga doktrina? Itong grupong ito, itong sektang ito, ay hinango mula kay Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Sa kanya hinango ang katawagan ito. Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari ipinanganak noong 260 after Hijri at siya ay pumanaw noong 324 pagkaraan ng Hijri. Sa kanya hinango ang katawagan ito dahil sa kanilang paniniwala na ang mga usul, mga saligan, pundasyon ng doktrina na kanilang sinusunod ay ang nagtatag nito ay si Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Kaya tinatawag silang Ash'ari o Asha'ira dahil sa kanya hinango ang grupong ito. Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari, isang tabi-tabi'in, ang kanyang doktrina ay dumaan sa tatlong yugto. Tandaan natin ito. Tatlong yugto ng kanyang buhay. Unang yugto ng kanyang buhay ang kanyang pagiging Mu'tazila o sa sektang Mu'tazila. Itong Mu'tazila ay kabilang din sa mga lihis o mga grupong na lihis. Lalong-lalo na sa katuruang asma wa sifat, mga pangalan at katangian ni Allah na kung saan ito ang ikatlong uri ng tauhid kay isa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay kanyang namulatan, lumaki sa paniniwalang Mu'tazila dahil ang kanyang amain is the father na nagpalaki sa kanya ay si Abu Ali al-Jubba'i na isang malaking guro ng mga Mu'tazila sa kanilang panahon, sa kanyang panahon. Namulatan niya, nakagisnan niya ang doktrina ng Mu'tazila dahil sa kanyang amain. Nanatili si Imam Abul Hasan al-Ash'ari sa pagiging Mu'tazila sa humigit kumulang 40 years. At ang Mu'tazila sa kanilang panahon ay nagahari 40 years hanggang sa si Imam Abul Hasan al-Ash'ari ay naging guro ng mga Mu'tazila pagkaraan ng kanyang amay. Ikalawang yugto ng kanyang buhay ay ang pagiging kullabiya na hinango, itong sektang ito ay hinango kay Abdullah bin Sa'id ibn Kullab na ang kanilang pinagtibay sa mga pangalan at katangian ni Allah ay 7 katangian lamang. Sa pagbabasa ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari sa mga aklat ng kullabiya ay naka-apekto to sa kanya. Hanggang sa kanyang niyakap, iniwan niya ang pagiging Mu'tazila at inihayag niya sa madla ang kanyang pagsanib sa sektang kullabiya. Ikatlong yugto, pagkaraan ng ilang taon, ikatlong yugto ang kanyang panunumbalik sa Ahlus Sunna wal Jamaah. Dahil sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa imam na ito, ay nabasa niya ang mga aklat ni Imam Ahmad ibn Hanbal na ikaapat na imam ng Ahlus Sunna wal Jamaah pagdating sa madhab ng fiqh. Nabasa niya ang mga kanyang mga aklat at napagtanto niya na ang sektang Mu'tazila at Kullabiya ay nasa ligaw at lihis na sekta. At siya ay nanumbalik
sa Ahlus Sunnah wal Jamaah o pagtatawba ni ang Imam Abul Hasan al-Ash'ari at kanyang sinabi sa kanyang aklat na isinulat bilang katibayan sa kanyang panunumbalik ang Al-Ibana Risalatul ila Ahli Thagar Makalatul Islamiyin at kanyang sinabi sa Ibana ana akulu bima akulu bi Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad ibn Hanbal. Aking sasabihin at paniniwalaan ang anumang sinasabi pinaniniwalaan ng imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah walang iba kundi si Ahmad ibn Hanbal na kabilang dito ang paniniwala na si Allah ay nag-istiwa pumaitaas sa kanyang lang sa kanyang arsh katulad ng sinabi ni Allah Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa at si Allah ang mahabagin ay pumaitaas sa ibabaw ng kanyang arsh at iba pang mga pinaniniwalaan pinagtanto niya. Pinagtibay niya ang mga pangalan, katangian ni Allah na salungat sa ginagawa ng mga sektang ito na lihis na grupo na mga Jahmiya, Mu'tazila, Kullabiya at mga Shayra na naligaw at nalihis sa paksang asma wa sifat, mga pangalan at katangian ni Allah. Subalit ang nakakalungkot ang mga ulama ng Asha'ira na sumunod pagkaraan ni Imam Abul Hasan Asha'ri ang kanilang sinunod at pinanghawakan ay yung doktrina mga paniniwala ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari sa ikalawang yugto ng kanyang buhay, ang kanyang pagiging kulabiya. Hindi nila sinunod ang panunumbali pagtatawa ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Maging ang kanyang tatlong aklat na popular na kanyang isinulat bilang katibayan ng kanyang pagtatawa, yung nabanggit natin na tatlong aklat. Makikita natin na yung mga Asha'irang umiira sa ngayon ay nasasalungat niya ang mga katuruan ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari na nakasulat sa kanyang aklat. At ito ang kanilang pinapangaral magpas hanggang ngayon. Huwag tayo magpalinlang sa mga taong ito. Huwag tayo maniwala. Ang pangalagaan natin ang ating doktrina, ang ating akida. Ang ating religious Islam, ang ating akida. Ang akida doktrina na iniwan sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mahal na propeta, "Man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira." Sino mang mamuhay sa inyo sa huling panahon, masasaksihan niyang iba't ibang uri ng pagkakasalungatan, pagkawatak-watak, pagkakasalungatan, kalituhan sa akida doktrina. Anong inabili sa atin? Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin. Panghawakan ninyo ang Quran at ang aking sunnah. Ibig sabihin ang Quran, panghawakan ninyo ang aking sunnah at sunnah ng aking mga sahaba. Ibig sabihin ang Quran at sunnah ayon sa pag-unawa ng mga salafus salih. Kaya titignan natin kung saan natin kinukuha ang ating relihiyon. Kaninong mga ulama? Sabi ni Ibn Sirin, tunay na ang kaalaman na inyong isinasabu ay inyong relihiyon. Kaya piliin siya sa ating tiyakin ninyo kung sino mga ulama ninyo kinukuha ang mga katuruan. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas.